kasi kasama ko kayong haharap sa math. Subukan naman natin mag-solve ng dissimilar fractions. Hello mga ka-face math! Ngayong araw na to ay gagamitin ko ang term na ka-face math kasi kasama ko kayong haharap sa math. Haharapin natin ang matematika. Pero syempre, bago natin harapin yon, dapat naka-math na tayo. Ano ba yung math? Para sa akin, ito ay merienda, agahan, tanghalian, at hapunan. So, kung hindi ka pa nakaka-math, pwede naman habang nanonood ka ng video ko ay kumakain ka para hindi kita kasamang magutom. At ngayon, pag-usapan natin ang fraction. Isang halimbawa ng simple fraction ang 5/8. Ang simple fraction ay may numerator at denominator. Tandaan, ang number sa ibabaw ay numerator at ang number sa ilalim ay denominator. Sunod, 4 5/8. Ang 4 5/8 ay tinatawag na mixed number o mixed fraction. Ito ay binubuo ng simple fraction at whole number. 4 5/8. Ang 7/10, 3/10, at 1/10 ay halimbawa ng similar fractions. Ang similar fractions ay fractions na may common denominators. At ang common denominators nila ay 10. Ang 3/4, 1/2, 5/6 ay halimbawa naman ng dissimilar fractions. Ang dissimilar fractions ay fractions na may iba-ibang denominators. O ayan, may halimbawa na tayo ng simple fraction, mixed number, similar fractions, at dissimilar fractions. Pag-usapan naman natin ang pag-add at pag-subtract ng fractions. Katulad ng 7/10 plus 3/10 plus 1/10. Common ang denominator nila na 10, kaya kukopyahin lang yon. At ipag-a-add ang numerators na 7, 3, at 1. Ang sagot, 11/10. Ang 11/10 ay halimbawa ng improper fraction. Kaya kailangan nating makuha ang simplest form nito. Ang simplest form ng 11/10 ay 1 1/10. Mga ka-face math, balikan ulit natin yung sagot natin kanina na 1 1/10. Paano nga ba naging 1 1/10 yung 11/10? So, ang ginagawa ko para makuha yung simplest form, pinagdi-divide ko yung numerator at denominator. So, yung 11 divided by 10 na denominator. May ilang 10 nga ba si 11? So, 1. 1 times 10, 10. 11 minus 10 equals to 1. So, yan, meron na tayong sagot. Pagkatapos i-divide, yung quotient na 1, yun yung ginagamit ko na whole number. Tapos, paikot sa baba, yung remainder, yun yung ginagamit na numerator. At syempre, yung divisor, yun yung denominator. Kaya yung 11/10 ay naging 1 1/10. Seven tenths minus 3/10, common ang denominator nila na 10, kopyahin ulit,
at subtract ang numerators. 7 minus 3 is equals to 4. Ang sagot, 4/10. Ang 4/10 ay meron pang simplest form o yung tinatawag nating lowest term. Ang 4/10 ay magiging 2/5. Ang maiwagang. Okay, balikan ulit natin yung sagot natin na 2/5. Paano nga ba naging 2/5 yung 4/10? So, kuhanin muna natin yung 4/10 na sagot. Ang 4/10, ang 4 at 10 ay even numbers, kaya pwede natin gamitin ng 2 na pang-divide. So, gamitin natin ng 2. Parehong numerator at denominator ay i-divide sa 2. So, yan. Meron na tayong 2 halves. Divide natin. 4 divided by 2 is equals to 2. 10 divided by 2 is equals to 5. So, ang sagot natin, 2/5. Ngayon, mag-isip ulit tayo. Meron pa bang ibang number na pwede natin i-divide ang 2 at 5 maliban sa 1? May naisip pa ba kayo? Kung wala na, ibig sabihin, yun na yung tinatawag nating lowest term. Kapag wala ka nang pwedeng i-divide sa dalawang numbers, sa numerator at denominator. Sunod, 4/7 plus 3/5. Pansinin na magkaiba ang kanilang denominators. Kapag ang fractions ay dissimilar fractions, hindi tayo pwedeng mag-add o mag-subtract hanggat hindi natin na-i-change sa similar fractions. So, i-change natin ang 4/7 at 3/5 sa similar fractions. Ito ay magiging 20/35 plus 21/35. Ang sagot, 41/35. Improper fraction ulit, kaya kailangan natin kuhanin ang simplest form. At ang simplest form ng 41/35 ay 1/6/35. Ang maiwagang. At ayan mga ka-face math, subukan naman natin mag-solve ng dissimilar fractions. Hindi kasi pwedeng mag-add o mag-subtract ng dissimilar fractions. Kailangan i-change muna ito sa similar fractions. Katulad ng 4/7 plus 3/5, hindi natin pwedeng i-add agad ang number. Kailangan muna natin hanapin ang common denominators nila. So, dito, pwede tayong gumamit ng multiplication para makuha yung denominators. Magsimula tayo sa denominators natin na 7 at 5. Itatimes lang yung 7 at 5. 7 times 5 equals 35. So, yung product na 35, yun yung gagamitin nating denominators. Sunod, paano naman natin makukuha yung numerator? Yung bago nating numerators. So, cross multiply yung dalawa, yung numerator na una tsaka yung denominator na pangalawa ipag-times. 4 times 5 equals 20. Yun ang una nating numerator na gagamitin, 20. Tapos, yung susunod naman, 7 at 3. 7 times 3 equals 21. Ang sagot, 21. Yan, meron na tayong bagong fraction. Ang bagong fraction natin para sa 4/7 ay 20/35 at sa 3/5 naman ay 21/35. Similar fraction na, kaya pwede na tayong mag-add. So, i-add natin. Common ang denominator na 35. Tapos, add natin yung numerator.
20 plus 21 is equals to 41. Ang sagot natin, 41/35. Improper fraction. Ibig sabihin, kapag improper ang fraction natin, meron siyang simplest form. At paano nga ba ulit kukuhanin yung simplest form? Ipag-divide ulit natin yung ating numerator at denominator. So, 41 divided by 35, merong 1 na sagot. 1 times 35 is 35. Tapos, subtract natin. 41 minus 35 is equals to 6. So, yan. Gagamitin ulit natin yung quotient na 1 as whole number. Tapos, ikot yung remainder, yun yung numerator. At syempre, yung denominator natin ay yung divisor. Kaya, ang sagot ay 1 and 6 35ths. 4 sevenths plus 3 fifths is equals to 1 and 6 35ths. Sunod, 7 ninths minus 1 third. Mapapansin na magkaiba ang denominators nila. Kaya kailangan i-change muna sa similar fractions. At ang similar fraction ng 7 ninths at 1 third ay 7 ninths minus 3 ninths. Ang sagot, 4 ninths. Ang may wagang 7 ninths minus 1 third. Pagkaiba ulit ang denominator, kaya kailangan natin hanapin ang common denominators ng dalawa. Dito, pwede tayong gumamit ng listing method. Ano ba yung listing? Yung isusulat mo yung skip counting o yung multiple ng numbers. So, magsimula tayo sa 9. 9, 18, 27. Stop muna ako. 3, 6, 9. Mapapansin na sa list ko, parehas na merong number 9 sa skip counting. So, kapag meron ka nang nakitang number na magkaparehas, yun na yung gagamitin mo na denominator. Tignan natin ang 9 minus 9. Sunod, paano mo naman kukuhanin yung numerator? Balikan mo yung list mo. Pang ilan ang 9? Una. So, ibig sabihin, ito times mo sa 1. 1 times 7 equals 7. Sa pangalawa, 3, 6, 9. Pangatlo siya, ito times mo ito sa 3. 3 times 1 equals to 3. So, yan na yung bago nating fraction. 7 ninths minus 3 ninths equals 9. Kukopyahin, imaminus ang numerator. 7 minus 3 is equals to 4. Dahil wala na akong ibang maisip na number na pwede i-divide ang 4 at 9, yun ay yung sagot. Walang lowest term. (3 and 1/4 + 1 and 3/4 = 4 and 4/4 = 5). Paano naging 5? Kapag ang fraction ay parehas ang numerator at denominator, ito ay equals to 1. Kaya magiging 4 plus 1 ay 5. Ang may wagang. At yan, mga ka-face mask, paano nga ba ang 4 fourths ay naging 5? So, dito sa given example, 3 and 1 fourth plus 1 and 3 fourths. Kapag ini-add natin yung whole number, magkakaroon tayo ng 4. Tapos pag ini-add natin ng fraction, magkakaroon tayo ng 4 fourths. Laging tatandaan na kapag ang fraction ay parehas ang denominator at numerator, ito ay equals to 1. Paano naging 1? Kasi
4 divided by 4 equals 1. Kaya 4 plus 1 equals 5. 4 and 2 thirds minus 3 and 1 third. Similar fraction, kaya ang sagot 1 and 1 third. Five and three fourths minus 3 and 1/2. Dissimilar ang fractions natin, kaya kailangan i-change sa similar. Pero yung whole number natin, pwede nang i-subtract. 5 minus 3 is equals to 2. 3/4, 3/4 pa din. 1/2, magiging 2/4. Ang sagot, 1/4. 5 and 3/4 minus 3 and 1/2 is equals to 2 and 1/4. Sunod, 10 minus 9 and 5/6. Kapag ganito yung halimbawa, hindi tayo pwede mag-subtract sa whole number. Kailangan nating i-regroup ang 10. At ito ay magiging 9 and 6/6 minus 9 and 5/6. Answer, 1/6. So, 10 minus 9 and 5/6 is equals to 1/6. Ang may wagang... Yan, mga ka-face math. Subukan naman natin mag-subtract ng whole number at ng fraction. Katulad ng 10 minus 9 and 5, 6. Kapag ganito ang example, hindi natin pwedeng i-subtract ang fraction sa whole number. Dapat munang i-regroup ang 10. So, paano tayo mag-re-regroup? Nabanggit ko kanina na kapag ang fraction ay parehas at ang numerator at denominator, ito ay equals to 1. Kaya ang unang gagawin natin ay manghihiram ng 1 sa 10. Ang 10 magiging 9. Pangalawang step, titingnan kung ano yung given na denominator. Ang given ay 6, kaya 6 ang gagamitin natin fraction. 6, 6. 6, 6 ay equals to 1. Plus 9, kaya babalik tayo sa 10. So, ayan, meron na tayong bagong fraction sa 10. At ito ay 9 and 6/6. Pwede na natin i-subtract ang 9 and 5/6. Whole number, 9 minus 9 equals 0. Pwede na natin hindi ilagay ang 0. Parehas na sila ng ilalim, kaya kukopihin na natin ang denominator na 6. 6 minus 5, ang sagot, 1. Sa 10 minus 9 and 5, 6, ang sagot ay 1/6. Sunod, 8 and 3 fifths minus 4 and 4 fifths. Similar fractions sila, ngunit mas maliit ang 3 kesa 4. Hindi tayo pwedeng mag-subtract kapag ang numerator ay mas maliit. Kaya kailangan nating i-regroup ang 8. Ito ay magiging 7 and 8/5 minus 4 and 4/5. Ang sagot, 3 and 4/5. At yan mga ka-face math. Paano naman ang dapat gawin kapag similar fraction sila pero hindi mo pwedeng i-minus kasi mas malaki ang numerator ng nasa baba? Katulad ng 8 and 3 fifths minus 4 and 4 fifths. So pag ganito, kailangan ulit nating mag-regroup. Hindi natin pwedeng minusan ng 4 ang 3 kasi mas maliit ang 3. Kaya, manghihiram muna tayo ng 1 sa 8. Cancelin natin yung 8.
gawin nating 7. Sunod, yung fraction natin, syempre, naandyan na siya. Nasaan na yung 1 na hiniram natin sa 7? Ito ay 5/5. Saan ang galing yung 5/5? Diba sabi ko kanina, kapag ang numerator at denominator ay parehas, ito ay equals to 1. Dahil ang ginamit na denominator dito ay 5, kaya 5 yung uulitin natin. Ginawa siyang 5/5. Kapag add muna natin yung fraction natin, 3 plus 5, 8. Parehas ng ilalim, kaya 5. Minus 4 and 4/5. Itinapat ko yung fraction tsaka yung whole number. So, 7 minus 4 equals 3. 8 minus 4 equals 4. Ang denominator ay 5. Ang sagot ay 3 and 4/5. Shout out tayo mga ka-face mask! Shout out kay Francis Tandas, kay Jello Mojica, salamat kay Arisa Cherries Alamo at Ma'am Cherry, Strawberry number 1 kong supporter yan, at kay Ma'am Arlene Aviliones na laging nakafollow sa video ko. Salamat din sa sponsor ko ng Ring Light, feeling gumanda ako, salamat boss sa Ring Light, parang hindi naman nagbagong mukha ko. At yan, salamat din sa mababait kong co-teachers, Sir Lalit, Joyce Hinahon Mesa, laging sineshare ang video ko, at kay Sir Edgar Dirain. Thank you! At salamat po sa nanonood, nagla-like, at nag-subscribe. Sa hindi pa nakakapag-subscribe, huwag kalimutang pindutin ang subscribe at ang notification bell para lagi kang updated sa latest video ko. Kung may natutunan ka din sa video na ito, huwag mong kalimutang i-share. At nga pala ka-face mask, kung meron kang katanungan, huwag mahiyang isulat sa comment box. Hihintayin ko ang mga comments niyo!